Welcome back mga kaseryoso. Muling nagbabalik si Mr. Seryoso. Patagal-tagal rin tayong hindi nakapag-vlog. Mga 10 days yata. So inaasahan na ng masasampahan ng kaso itong mga taong involved sa pagpatay di umano kay June Villamor o yung middleman na namatay sa loob ng bilibid. Ito ay ayon mismo sa pahayag ni Roy Mabasa. Ito yung kapatid na napas lang na si Percy Lapid. Ito ay matapos ang kanilang case conference sa DOJ noong nakaraang araw. Panoorin natin. Sa darating pong Lunes, ang aking pagkakaalam, mauunang magpa-file ng kaso ang DOJ laban doon sa nasa likod sa pagpatay ng middleman muna. Sapagkat ang reason po rito na binigay sa akin ay gusto nilang lalong palakasin yung kaso ni Ka-Percy. Yan. Ibig sabihin, yung mga involved lang muna sa pagpatay kay June Villamor ang sasampahan ng kaso. At gusto pa nilang mas mapalakas itong kaso kay Percy. Mapunta naman tayo dito sa patuloy na isinasagawang investigasyon ng Joint PNP at NBI. May isang abogadong pumuna dito na di umano ay bakit maraming middleman. Pag ganito raw kasing mga kasong gun for hire, dapat konti lang yung taong involved, limitado lang. Kapag tulad daw niya na maraming middleman, ibig sabihin mali na yung investigasyon na isinasagawa. Diyan naman ako hindi sang-ayon sa'yo, attorney. Kaya nga nag-iimbestiga ang mga yan upang matukoy kung saan nagsimula, sino ang pasimuno, o kung sino yung nag-utos. Hindi naman porket marami yung middleman na lumabas sa investigasyon, ay mali na yung pag-iimbestiga. Eh yun ang lumabas sa kanilang isinasagawang investigasyon eh. Anong gagawin ng mga kapulisan? Itsipwera na lang yung dalawang middleman at isa na lang ang ilabas kasi magiging mali yung kanilang investigasyon. Diba mas mali naman yon? Yung mga tao kasi, iba-iba ang pag-iisip niyan. Lalo na yung mga kriminal, iba-iba ang takbo ng mga utak niyan. Kumbaga, magkakaiba sila ng modus sa paggawa ng krimen. For example na lang, meron kang pumunta ang isang lugar. Halimbawa, pupunta ka sa Calamba, sa Laguna. Tapos dito ka sa Quezon City manggagaling. And the best way na pagpunta mo ron ay sa SLEX ka, dapat dumaan. Kasi mas mabilis. Pagdating mo ng Alabang, mga 30 minutes lang, nasa Calamba ka na. Eh kaso yung dala mo palang sasakyan ay motor. Walang 400cc. So hindi ka pwedeng dumaan sa SLEX. Kaya lang, importante nga yung pagpunta mo sa Calamba. So naisip mo, may ibang way pa pala. Kaya dito ka sa service road dumaan. Medyo matatagalan ka nga lang, dahil dadaan ka pa ng mga bayan-bayan. Dadaanan mo yung bayan ng San Pedro, Binian, Santa Rosa, and so on. Pero no choice ka na eh. Kasi kailangan mong makarating sa Calamba kasi importante. So, ibig sabihin niya, hindi sa lahat ng oras ay sa SLEX ka dadaan. Minsan, nag-iiba ka rin ang daan. Tulad na lang ng mastermind sa kasong ito. Siguro kailangan na niyang ipatrabaho. Kaya kumausap siya ng isang middleman. Kaya lang matagal na walang feedback itong middleman. For example, natetext niya, hindi nagre-reply. Kaya nainip itong mastermind. Kumausap uli siya ng isang middleman. So ganun na naman. Nagpa-follow up siya kung ano na yung development ng inutos niya. Walang feedback. Kasi natetext naman niya yung tao, natatawagan niya, hindi nga lang nagre-reply. Kaya kumausap uli siya ng pangatlong middleman. Kasi kailangan niya eh. Kailangan niyang iutos ito eh. Yung papatrabaho niya. At hindi na kailangang patagalin. Kaya nga pag investigador ka, dapat matyaga ka. Matyaga ka sa pangongolekta ng mga ebidensya at sa mga magiging testigo. Kasi kung mainipin ka dyan, wala kang tiyaga, wala kang masosolve na kaso. Kung itong ang pamilya ni Percy Lapid ay kontento na sa isinasagawang investigasyon ng
PNP at NBI. Bakit hindi na lang natin hintayin ang magiging resulta ng patuloy na isinasagawang investigasyon? Abangan na lang natin kung anong mga magiging development sa kasong ito. Tulad ngayon na tukoy na kung sino ang mastermind, abangan natin kung kailan ito masasampahan ng kaukulang demanda. Hanggang dito na lang muna ulit tayo mga kaseryoso. Hanggang sa susunod natin vlog. Thank you for watching and God bless.